din namin dito sa Bukid Don, sa Mindanao mismo, mga loads, mga guys. Ito na ang ipapakita ko, isang bahagi din ito sa pagsasaka. Ito mismo yan sa lowland area, tinatawag na land preparation ito sa pagtatalim o pagsasabog ng palay. Yung traditional kasi na kasanayan, yung pagtatanim, ay wala na yan, di na makikita yan dito mismo sa lugar namin sa Bukid Don. Kasi ang nakasanayan na sa mga farmers, mga magsasaka dito is, ano na yung tinatawag na direct seeding, yung sabog tanim na. Yan, makita ko sa inyo mamaya, yung isang bahagi sa paraan ng pagtatanim ng palay, itong tinatawag na sabog tanim. Yung traditional kasi na nakasanayan na noon pa, yung transplanting kung saan tumulong natin yung palay at ipatanim ulit. Wala na yan dito, hindi na natin makikita yan dito sa probinsya namin, sa Bukid Don. Mga lords, mga guys, mga tastic at mga ka-farmers. Okay ha, itong request nyo na isa sa akin ay papagkita ko kung gaano pinaprocess ang pagtatanim ng mga rice na kinakain natin dyan noon sa mga sikat na mga food chains dyan sa Maynila, dyan sa Subic at sa Ulunlapo. Ito magkikita mo dito, itong paraan sa makinarias namin, ito pagtatanim na tinatawag na tantol. Ang pagkikita mo ito is pag kumayari na isa sa mga kakilala ko, nagtataon din na yung mga katrabaho dito is mga kabarkada natin. Kaya mga guys, mga loads, mga tastic, mga kapanas, mga dati kong katrabaho dyan sa Subic, sa Hanjen, mga kahanjen, mga ka-DMCI. Yan, ito na, makikita nyo. Buhay namin dito sa Bukid Don, sa province namin mismo. Dito matatagpuan yan sa isla ng Mindanao. Yan, makikita ko sa inyo itong land preparation. Okay mga loads, mga guys, ito ang continuation kanina sa pinapakita namin na isa sa paglalan prep o bahagi ng paglalan prep after na matartol, kagaya yung kanina. Itong tinatawag na subhig o labeling. Ililabel natin para makuha yung pantay, makuha yung tamang label ng lupa bago ito lagyan ng sabog tanim o lagyan ng direct seeding, mga loads, mga guys. Yeah, ito ang papakita ko sa inyo kung paano pinapatag pagkatapos ng magtartol. Ito na, mga loads, mga guys. Ito na tinatawag na saphig dito sa lugar namin. Sa Bisaya, saphig. Pero kadalasang binibigkas dito sa mga farm technician is labeling. Labeling na kasi ang tawag kahit sa makita ito sa aklat ng farming, about sa farming, labeling talaga ang tawag nito. Sa Bisaya, yung pagsasapig, yan, hinihila siya ng kalabaw, mga loads, kasi sobrang bigat to, itong kahoy na to. Hindi tumakaya ng tao lang maghihila nito, kailangan kalabaw talaga, sobrang bigat. Kasi ang purpose kasi na may kabigatan talaga is para yung makumpres yung tamang gravitational ano niya, result. Na makikita mo talaga na patag talaga siya, oh. Itong putik na nilalakaran natin ngayon. Yan, itong paa ko. Yan. Isa. Pag sabihin nyo, hindi ako umaapak dito. Yan. Ganito ang resulta, mga loads. Yan, may malalawak ng lugar dyan na natapos niyang malabel. Kaya mamaya, sasabugan na yan. Ang tawag na direct seeding. Oh, lagyan na ng binhi ng palay. Kaya sa lahat ng mga nagre-request sa akin kung ipapakita ko daw kung paano ang preparasyon ng pagsasaka sa probinsya namin, yung mga nagre-request sa atin, yung mga katrabaho ko natin dyan sa Subic, sa Ulunlapo, sa mga katrabaho ng area dyan sa Bulacan at sa mga Maynila, dating nakatrabaho natin. Ito na, mga loads, challenge accepted. Yan, sa mga kakilala at yung mga kabarkada ko dyan dati, yung mga taga Batangas at saka Laguna, dyan sa probinsya ng Bicol, kung saan pinagsasama tayong lahat doon sa Subic sa kumpanya ng Hanjen.
sa yung dati ding katrabaho ko diyan sa DMCI sa Mall of Asia at saka diyan sa Green Hills San Juan. Yan. Ito ng lugar namin. Pinapakita ko sa inyo kung paano itatanim yung palay na kinakain natin lahat diyan sa mga kilalang mga food chain. Diyan sa buong Pasay, sa buong Cubao at saka sa buong Subic. Ito na mga lods, mga guys. Yan. Pagkatapos nito, ipapakita ko naman sa inyo yung pagsasabog tanim na rin. Okay na, ito na mga lods, mga guys, mga kastig, yung sinasabi ko kanina, mga ka-farmers, mga katrabaho ko diyan sa Subic dati, mga katrabaho ko diyan sa Mall of Asia, mga katrabaho ko diyan sa Green Hills San Juan, mga ka-DMCI, mga ka-Hanjin ko dati. Ito na ang sinasabi namin na makabagong teknolohiya o makabagong pamamaraan sa pagtatanim ng palay. Yung sinasabi ko kanina na direct seeding o kilala na sa tawag na sabog tanim. Yung nakasanayan ng traditional planting, yung tinatawag yun na transplanting kung saan bubunutin yung tinanim na itatagod pa muna yung similya tapos bubunutin, wala na yan, tapos itatanim ulit. Hindi na makikita yan dito sa probinsya namin sa Bukidnon, mga guys, dito mismo sa isla ng Mindanao. Ito na, ganito na ang pagtatanim, lods, mga guys. Yan, ito ang tinatawag na sabog tanim o kilala din sa tawag na ano, direct seeding. Direct seeding na kasing tawag nito, mga lods, mga guys, mga kastig. Kaya yung mga nagre-request dyan na mga katrabaho ko dati sa Maynila at saka katrabaho ko dati dyan sa Subic, sa Olongapo, yung mga kahanjin ko dati dyan sa loob ng barko noon, yung mga nagwi-wielding, ito na mga lods, at yung mga kasamahan ko mga kabakal dati dyan sa kumpanya ng DMCI, as I repeat, dyan sa Mall of Asia nung nakarang taon, ito na dito, mapalad tayo ngayon at pinayagan tayong makakuha ng footage dito mismo sa ano, sakahan ng isa sa mga kakilala natin dito sa lugar namin. Kaya mapalad tayo at maipapakita ko sa inyo mga lods, mga guys, mga kastig, kung ano ang buhay din namin dito sa probinsya ng Bukidnon, dito mismo sa Mindanao, mga lods, mga guys, mga ka-farmers. Kaya sa lahat ng mga nagre-request dyan sa akin sa mga area ng Tagalog, mga katagalogan dyan, sa mga Tagalog region dyan sa Luzon, ito na mga katrabaho ko dati, mga ka-troops, troops kasing tawag natin dyan noon. Ito na mga troops, mga kabakal, mga kamital pala. Yan, especially na si paring Ryan Diaz, ha? Yan, si Mark Gakula, at saka si Jerwin Condes, si Dila Victoria. Shout out ko kayong lahat, ha? Ito si ano pa yung nasa ano ngayon, nasa SBM ay nagtatrabaho dyan sa Olongapo. Ito na, mga kakilala ko dyan sa Bicol, sa Batangas, sa Laguna. Ito na, ha? Yung isa sa mga request nyo na gagawa ako ng content kasi gusto nila makita kung paano pinoprocess yung pagtatanim sa lahat ng mga kanin, mga rice na kinakain natin dyan sa buong Kamaynilaan, sa yung pinapasok nating mga kilalang mga food chains dyan noon. Hindi ko lang papangalanan kasi mga malalaking kumpanya na yon, mas lalo pa nating ma-promote yon. Yung pinapasokan natin kilala na food chains dyan dati sa Pasay, sa Mall of Asia, at saka dyan sa Cubao, at saka dyan sa malapit sa may Baclaran area, sa Luneta. Ito na kung paano itatanim yung palay na kinakain natin dyan sa Maynila. Kaya masasabi lang talaga natin, lods, na lucky talagang papel ng mga magsasaka kung bakit na mayroon tayong mga rice diyang kinakain sa Maynila. Ito ang buhay namin dito sa probinsya, mga lods, mga guys, mga kastig. Yan, papakita ko sa inyo ang buong paligid namin dito. Oh, hindi na kailangang mag-social distancing, mga lods. Yung hangin, nasasala na ang lahat ng hangin dito bago makarating sa amin. Nasasala na ng mga paligid na nakapaligid na kahoy pala, rudder. Okay, hanggang dito lang muna mga lods, mga guys, mga kastig. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakishare na rin sa video natin kaya para ma-update din yung mga kasamahan natin, mga katrabaho noon na hindi pa nakanotice dito sa video na to. Okay, pakishare na lang mga lods, mga guys. Maraming salamat po at huwag na huwag niyong kalimutan once again
This is Agustin Montañez TV. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakishare na rin. Sa ulitin. Okay, thank you.